Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. So, andito na naman po ako para maghatid ng mga bagong balita tungkol sa TBJ, sa mga legit lover cards at sa pinag-aagawang titulo na Itbulaga. At isa na nga po sa ating pag-uusapan, ang pinagkakaguluhan ngayon na inilabas ng IPO Director General na si Roel Barba na kung saan ginagawang big deal ng Tay Panatico ito. Lalong lumakas yung loob nila dahil sa inilabas kagabi na statement nitong si Attorney Roel Barba. Kaya nagsasaya po sila ngayon. Dahil tila nagkaroon sila ng kakampi at makakapitan sa gitna po ng kanilang pagkatalo. So ulitin ko lang ulit yung inilabas po na statement ni Attorney Roel Barba. And kung bakit ganito po yung sinabi niya, no? Sabi dito, until and unless the decision was already decided by the Supreme Court, then it is not yet final and executory. The winning party can still file and appeal with the IPO PHL Bureau of Legal Affairs to execute our decision, but it is not automatic that the decision is executory. So, December 15, 2023 po ito inilabas. So, kahapon lang po. Siyempre, ibabalita natin yan kasi bago lang po yan. Okay? And siyempre, ang Panatico po ng tape, nagsasaya sa statement na to. Eh, ang desisyon naman ng IPO ay final. Magagamit yan ng TBJ, yung titulo na Itbulaga. Kasi kinilala na nga po ang TBJ na sila po ang creator nito. So, it means dito, sinabi po ni Attorney Roel Barba na final na yung desisyon ng IPO. Pero ang mas lalong makakapagselyo po ng lahat or makakatapos ng lahat ay yung ilalabas ng Supreme Court. Kaya niya po nasabi yung ganyang statement. Kaya may lumabas na ganitong statement, no? Hindi po para guluhin yung isipan ng marami. Okay, ito po ay pagbabahagi lamang kung ano po yung bago, kung ano po yung totoo. Pero sa IPO pa lang, malinaw na po ang lahat. Kaya hindi kayo dapat maguluhan. Malinaw na yung lahat. Kinilala na po ang tunay na creator ng naturang title na Itbulaga at walang iba yon kundi si Boss Joey De Leon. Isa pa, kung nakita nyo po yung rules and regulation ng Supreme Court na siyang natalakay natin kahapon, hindi din po papasa yung tape doon kahit umapila po sila. Kasi, sabi po sa rules and regulation ng Supreme Court, ulitin ko lang po ulit, hindi po ito sa pagpipiling abogado, okay? So, sinishare ko lang yung nalalaman natin mula po sa eksperto, okay? Para bigyan po kayo ng knowledge. So, sabi dito, by itself, registration is not a mode of acquiring ownership. Kung yung inaano po ng tape, di ba, pinipilit nila na sila yung nauna, mag-register, so sila na yung may-ari. So, hindi po ganon. Yan po ang rules and regulation ng Supreme Court. Ayan pa dito, when the applicant is not the owner, hindi po owner ang tape, pero nag-apply sila or nagpa-register sila. Of the trademark being applied for, he has no right to apply for registration of the same. Wala po silang karapatan. Napakalinaw po, oh. Registration merely create a prima facie presumption of the validity of the registration of the registrant's ownership of the trademark and of the exclusive right to the use thereof, emphasized and underscoring supplied. So, malabo po kasi, no? Sorry naman. Sasabihin na naman ng iba dyan, ano ba yan yung pagbabasa mo, di ba? Sorry naman. So, ayan po, napakalinaw niyan na walang karapatan mag-apply ng registration ang sino mang hindi gumawa ng isang trademark or intellectual property. Ang sino mang hindi gumawa ng isang trademark na yan, hindi pwede yung mag-apply. Yan ang, ang rules and regulation po ng Supreme Court. Diba? So, dun palang bagsak na po sila kung aapila pa po sila. Diba? Hindi po ito sa nagpipiling abogado daw tayo. Wala naman tayong alam. Hindi po sa pagpipiling abogado yon. Dahil sinishare lang naman namin yung aming nalalaman. Isa pa, si Attorney Baardi po ang nagsabi niyan. May alam po yan sa batas. Expert po yan. Lawyer po yan. Siya po ang nagsabi nun, ha? Pero dinidisregard ng iba na kesyo hindi pa naman daw nakakarating sa Supreme Court. Ganito na daw yung sinasabi natin.
So, ayun na nga po. Hindi pa po nakakarating pero alam na po natin yung magiging hatol dyan. So, dyan pa lang po sa rules and regulation ng Supreme Court. Tapos na po lahat eh. Andiyan na po lahat. Depende na lang kung magbago yung rules and regulation nila. Pero malabo po yun, di ba? Depende na lang din kung ano yung taktik ang gagawin or yung move ng kalaban. Diba? Pero naniniwala ako na ang batas po natin ay hindi yan mababali ng sino man. Naniniwala po ako sa batas natin na maninindigan sila para po sa tama. Kaya dito palang alam na po natin kung sino po ang papanigan ng Supreme Court kahit ito ay umakyat pa po sa Supreme Court. Okay, napakalinaw po niyan. Itong sinabi po ng Director General ng IPO, formality lang po yan. Kasi may due process tayong tinatawag. Paggalang lang po sa batas yung sinabi niya. Ang sinasabi naman ng TBJ, respeto lang sinabi naman din po ni Attorney Buko na magagamit ang itbulaga ng tape habang umaapila sila. Ngunit subalit at datapot, paglumabas na po ang hatol ng RTC injunction na magpapatigil sa paggamit ng itbulaga na titulo sa ayaw at sa gusto po ng tape, ihihinto po nila yon. Yung paggamit ng titulo na pag-aari po ni Boss Joey. So yun po yun, napakalinaw po no ng ating paliwanag and sana nalinawan po ang ilan dito. Hindi po ito nakakagulo. Ito po ay pawang dagdag kaalaman lang po para po sa mga Legitober Kids natin na supporters po ng TBJ. Okay? So napakalinaw po ng ating pahayag ngayon. Hindi po ito panggulo. Okay, kaya kahit iapila po yan sa Supreme Court ng tape, dito pa lang po sa rules and regulation na lagi ko pong sinasabi sa inyo na mula po ito sa expert, sa abogado, kay Attorney Baarde, na dito pa lang laglag na po ang tape sa magiging apila po nila sa Supreme Court. Kasi dito pa lang, when the applicant is not the owner of the trademark being applied for, he has no right to apply for registration of the same. Wala siyang karapatan na mag-apply ng registration ng naturang intellectual property kasi hindi naman siya yung creator ng naturang titulo, di ba? So bakit mag-a-apply ka? Maari ka pang makasuhan yan, di ba? Dahil sa paglabag mo sa batas na ina-apply mo yung hindi mo naman pag-aari. Di ba? Paglabag yan sa IPO or sa karapatan po ng isang tao. Diba? So dito pa lang napakalinaw na po kaya kung iaakit po nila yan sa Supreme Court, sige go. Alam naman natin ang magiging desisyon and naniniwala po ako sa batas natin na hindi ito mababayaran or magdedesisyon sila ng naayon sa tama at sa batas. Gusto mo bang kumita? Mag-register na at mag-bet sa inyong mga paboritong sport league like basketball tulad ng NBA, PBA at marami pang iba. Continuous lang ang pagbibigay ng bonus at i-click mo lang ang link na nakapin sa comment section nitong video. At gamitin ang code na DERSTV para makuha mo ang inyong bonus. Ano na? Bet na! But remember, bet responsibly!